Mga ka-hashtag, muli tayong nagbabalik sa ating programang Hashtag Blessing. No, kanina, bago po tayo mag-break, ay narinig po natin yung karanasan ni na Earl at Patty kung paano nila naranasan yung pagiging bulag. No, siguro ngayon, no, sa ating pagbabalik, tanungin naman natin sila, paano naman nila naranasan yung liwanag naman? Matagpuan muli yung liwanag. Mm-mm. Paano nga ba? Kaya po muna. Parang po sa akin, parang nung magbalik loob na po ako, kasi po, nung umpisa po, medyo hesitant pa po ako kasi matagal po akong nawala, mga siguro 5 years po. Tapos po, yung pagbalik ko, pinagdasal ko po muna, Lord, kung babalik po ba ako, may tutulong po ba ako para sa inyo? Tapos eventually nga po, nung pagbalik ko po, sakto po, binubuo na ulit po yung youth ministry. So parang biglang, anong nangyari po, parang nagkaroon po kami ng konting election, ako po yung napili. So parang doon pa lang po na, parang sign na po sa akin yun na hinihintay lang po ako ni Lord. Na parang, andyan na siya. Parang, grabe yun, ano? Pag-accept ko na lang po. Oh. Kaya na lang po. Matagal ka na wala, 5 years, tapos kodding balik lang, president ka na ulit. Di ba parang calling yun na, it's a sign. It's a sign from him. So ano, tinanggap mo ba kaagad o ano, anong reading mo sa ganun? Nung umpisa ko po, parang tinatensya ko po kung kaya ko po ba. Pero nung naramdaman ko pong welcoming po ko yung pagiging youth ko, parang sige po, parang napakasayang experience po para sa akin. Parang mas naging growth pa po yun. Naging mabuting experience po kay Lord. Okay. Pati ikaw, paano yun? Ayun. Siguro po sa akin ay isa pong liwanag po sa akin ang nagbigay yung family ko po. Kasi yung parents ko po and yung brother and sister-in-law, they are active po kasi in Christian Actually, family. Actually, very consistent sila, di ba? Yes, in Christian family movement po. So parang every day, every week, parang syempre sila po parang laging may activity ganun. Tapos ako po, ang activity ko sa labas with friends. Parang tinanong nila ako kung okay na daw po ba na gano'n na lang, kung kontento na daw po ba ako sa gano'n. Then also yung mga church friends po na parang tara balik na tayo, parang gano'n po na kaya na bumalik na. It's not about serving po naman yung community lang, it's about serving God, and also it's time to share your experiences through the young people naman po na I've became a parachute coordinator before, and then it's time naman na ipasa ko yung experience ko sa kanya and i-share ko yung experience na paano magli-lead din ng mga kabataan. Oo. Sana yung ano no, yung parish priest ako, hindi mo naman sana na-experience yung dark night ano. Yung ibang parish priest na lang. Kasi active siya sa akin. At saka I can witness talaga yung parents niya, talaga very very active. Pero napansin mo talaga very consistent sila. Now, siguro no, Father Daniel, siguro yung some people really serve as light. No? Like for example, in my case, I would say talaga yung mga magulang ko po talaga ang ano. Oo. Sa inyo, yung while in the darkness, sinong ma-attribute mo na kasama mo? Na parang reminder sa'yo ni Christ? Siguro po yung mga friends ko po din ng college. Kasi po, sila din po ay active din po sa mga kanilang parish. Parang nangyari, parang naiingit na lang din po ako na, ay, sana ako din active ulit sa parish. So parang, dahil dun parang, ibalik ko po yung sarili ko po sa sandahan. Ayun, very good. Now, yung ano naman natin, syempre, marami po tayong mga young people out there. Sabi nga natin, balik tayo ulit sa millennial. No? Kayo mas nakakaalam eh, yung mundo ng millennial eh, or whatever it is na sabihin natin na we are actually in the light. Pero it takes a lot of courage to say, I am actually in the dark. Yeah. In the dark. So, ayun lang, makaabot lang tayo doon sa stage na yun na admittance ng we are in the dark. So, how would we help them? Siguro po, yung isang bagay na makatulong talaga sa kanila is to share yung proseso ng pagbibigay at pakikinig. It's about for you to share kung ano yung naging experience mo
nung time na ikaw yung nasa darkness, and to share to them the light that you have, the light that you have for them to be more closer to God. Okay. Sa amin naman po, sa mayroon din po kaming mga sharing activities para po siyang influential na experience. Kumbaga, kung ito experience yung ano po yung mga nagawa nila para ma-cope up with that. Mm-hmm. To help other people na experience din yun na syempre, we're not alone. May ganyan din po tayo na experience na malungkot at how they cope up with that. Mm-hmm. Para sharing oneself to others. Mm-hmm. Parang ganun po kasi mas open yung millennials eh. Parang mas bonding, getting to know each other, ganun po. So may space din pala, yung openness sa isang millennial to accept new things, di ba? Opo. Ganun pala yun. No? Kasi sabi ni Father Daniel sa mga parishes, talagang amin niya yung million-dollar question is how we can involve our young people. Yeah. Dito sa ano, no? And wala nang ibang makakatulong kundi yung young people na rin. Kasi kayo yung talagang exposed sa kanila eh. So how would you do it? Sa amin po, we would propose activities like mga palaro po sa mga bata po, mga activities ng parish, parish activities like open some organization, recruitment po, mga ganun po. Recruitment, no? So just to get them in. Okay. So mamaya, no, papakinggan natin si Patty sa kanyang sharing kung paano sa pagbabalik ng Hashtag Blessing.